Lagyan natin normal. Ayan, umikot siya guys, oh. Kailangan siyang tulungan ng kamay para makaikot. Hello guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome sa STO channel. Ngayong araw na ito guys ay meron tayong gagawin na isang semi-automatic washing machine na ang complaint ni customer ay mahina daw po umikot lalo na kapag ka, marami pong laman na damit. So ngayong araw na ito ay titingnan natin yung washing machine na ito, ano ba ang problema. At ito pong sira na ito ay marami pong pinanggagalingan, hindi lang po yung motor, hindi lang yung kapasitor. So kailangan natin i-check isa-isa. So ngayong araw na ito, samahan nyo ako guys sa ating gagawing pagre-repair. So ito guys yung washing machine, ang brand nito Eureka. Yan. Ito po, at kung titingnan natin, bago pa ito, itong washing machine na ito. So tingnan po natin kung anong sira. So on natin yung timer. And then, naka-drain po siya. Lagyan natin sa normal. Ayan, umikot siya guys. Oh. Kailangan siyang tulungan ng kamay para makaikot. Okay. So, pagka ganyan po guys, ay i-power off muna natin. Ayan, plug natin. Check natin yung capacitor. Buksan po natin itong cover sa likod. Para ma-check natin guys kung okay po yung capacitor. So ito yung capacitor niya guys. At konektado naman. Tingnan rin natin kasi may duktong dito. So ko baka naman po siya ay naglulus lang. Okay. Yun, under na guys. Kanina po kasi hindi po siya umaandar, di ba? Kailangan natin tulungan. So ngayon, after nang pisilin natin yung pinagtuktungan ng wire ng kapasitor, ay umandar na po siya. So ngayon, itetest po natin siya. Kailangan po natin ng basahan. So ilagay natin siya dyan. So yan, makikita natin at parang malakas guys. So bakit kailangan po natin ng basahan? So kailangan natin pigilin ito. So ayan po, makikita natin guys. So hindi ko naman po dinidiin yan, pero hindi po siya makaabante. So ibig sabihin, ito nga po, pag may lamang marami, nahirapan na po siyang makaandar. So ayan guys, makikita mo, napipigilan. Kailangan po natin ng basahan kasi baka masaktan yung kamay nyo. Kaya kailangan po natin ng basahan para maitest. So hawakan lang po natin ganyan. Hindi natin kailangan guys bigyan ng puwersa. So pagka ganyan po ang kaso, nakikita natin, ibig sabihin ay hindi nga po makaikot ito pag maraming laman kasi kayang-kaya po siyang pigilan ng kamay. Oh. Supposed to be, dapat mahirap po yung pigilan. Okay? So tingnan natin guys kung ano po ang nangyari sa likod. Okay? So pag nakita natin ganyan guys ang problema na umi-slide,
So ang unang-una natin gagawin, ang first step natin na gagawin, kasi medyo maluwag po itong belt, ay adjust po natin itong motor. Okay, so ang adjustment nito nasa ilalim, guys. Ayan po yung tornilyo na yan, and then meron pa rito. So yung tatlong tornilyo po na yan ay atin pong luluwagan. So ito guys, binaligtad natin yung washing machine para makita nyo. So ayan po yung adjust nya. So ayan. Okay, so ito pa po yung isa. Ayan. And then ito, bali tatlo po yung tornilyo nyan. So ito guys, hindi na po natin kailangan luwagan. Then dito sa side na to, saka dito po, ayan. Yan po ang kailangan natin luwagan para may adjust natin. Okay? Dudukutin ko lang po sa ilalim, hindi makikita sa camera eh. So ito, ayan. Makikita natin na yan yung motor, guys. So niluwagan ko na siya. Ayan. Makikita nyo po, gumagalaw siya. So pagka tinulak natin dito papuntang right, ibig sabihin mababanat po yung belt. And then pagka naitulak natin papuntang right, nasaka natin sisikipan yung tornilyo dito sa ibabaw. So makikita natin nasa middle na siya. Ayan. So ibig sabihin nakita natin nakabanat na siya. And after po ng adjustment natin, itetest natin ito. Okay. So, gagamit po tayo ng socket wrench. Medyo sikipan natin ng konti. Sikip lang po ng kamay para po pag in-adjust natin, hindi masyado gumalaw. Ayan. Saka natin ito guys, itutulak. Ito guys, at kita na po natin. So kailangan itutulak natin dito sa loob. Kita natin.
Okay, ayan guys, at nahigpitan na natin. So, testingin po natin yung washing machine. And then, tingnan natin kung nagbago na. Okay. Ayan, so i-test natin. So, gagamit po tayo ulit guys ng basahan. So, huwag niyong gamitin yung kamay niyo kasi baka po masaktan kayo. Guys, at nakita natin yung difference nung kanina at saka po yung ngayon. Kanina po ay napakadali nating napipigilan. So wala siyang power kanina. Kaya po hindi po siya hindi po makaikot. So after na ma-adjust natin guys yung yung belt sa ilalim ay umokay na po siya. So ayan po, Eureka washing machine. So ayan guys, at naipakita ko sa inyo ang isang trouble ng washing machine na napakadali pong gawin. At alam ko naman po na kahit po hindi technician ay maaari pong gawin ito. So para po doon sa mga hindi technician na subscriber natin at nanonood sa ating channel, so pagka po may mga trouble na ganito, mahina, i-check po muna natin yung belt. Baka po adjustment lang. And then konting adjustment ang gagawin natin ay marirepair na po natin yung pong ating washing machine. So makakatipid po tayo ng labor at the same time guys ay hindi na po tayo mapapagod na magdala sa repair shop ng ating washing machine. So ayan guys, sa araw na ito ang video natin ay hanggang dyan po muna. At sana po ay nakapag-share po kami sa inyo ng kaunting kalaman para po ma-troubleshoot natin yung mga simpleng trouble. Pero po kung ang mga trouble ng washing machine natin ay medyo mahihirap na po, kailangan na po natin ng technician. So sana ay nakapaghatid kami sa inyo ng kaunting kalaman. At doon po sa hindi pa po nakapag-subscribe dito po sa ating channel ay pakisubscribe po ang ating channel. At pakihit na rin po yung notification bell para sa mga bagong videos na i-upload natin. Maraming maraming salamat po. Thank you.